po, testament ako, hindi lang sa sarili ko, testament ako sa maraming mga tao from this company to other companies, kasi hindi lang naman tayo ang kumpanya ng network marketing. Testament ako sa maraming mga taong nagbago ang buhay sa industriyang ito. Marami lang nakaka-misinterpret, maraming misinterpretation. Bakit may misinterpretation? Kasi hindi siya traditional. When I say hindi siya traditional, ang tradition kasi ng maraming tao yung mag-aral ka muna and then maghanap ng trabaho. And 90% of the time, lalo na sa mga newly graduates, ang gagawin talaga niyan, magtrabaho na magtrabaho. So can you imagine for more than 15 years, kasi elementary, isama mo yung secondary, plus yung college, isama mo yung years na yun, more than 15 years yun eh. Tama ba ako? So, yung 15 years na yun, can you imagine, hinulma ka, you were molded to actually work for someone else. You were molded, tinrain ka, hinasa ka, para gawin yung nakagawian. Ano ba yung nakagawian? Yung nakagawian ng nanay at tatay natin, di ba? Yung nakagawian ng nanay at tatay din nila. At yung nakagawian ng nanay at tatay ng nanay at tatay ng nanay at tatay natin. Nag-gets niyo ako? So, from generation to generation, meron ng traditional na paraan. So, ikaw ngayon na magne-networking, syempre, hindi traditional ito eh. Hindi ito yung norm, hindi ito yung average, hindi ito yung nakagawian. And so, maraming resistance. May outside resistance and may internal resistance. Yung outside resistance, yan yung galing sa mga loved ones mo, galing sa mga friends mo, galing yan dun sa society na merong resistance because you actually deviate. You deviated from the norm. You deviated from the tradition. Hindi mo ginawa yung nakagawian. And so, parang ang abnormal. Tama ba ako? Yes! Parang ang abnormal kasi hindi mo ginawa yung normal. So, pagka hindi mo ginawa yung normal, ang tawag sa'yo, abnormal ka. Pag hindi mo ginawa yung tradition, non-traditional ka. Diba ganun yun eh? And so may outside resistance coming from people outside of us, the society and everything. And at the same time, meron ding internal resistance. Yung internal resistance, yung core values mo, nag-aaway. May duda ka, hindi ka, although gusto mo part of you, gusto mo magtagumpay dito, pero laging merong debate, laging merong conflict inside you, where as to whether you will succeed or not, as to whether you will linya mo o hindi. So, ang dami, kaya ang hirap. And so, ang only way or isa sa paraan para ma-validate na tama yung decision mo is tignan mo yung mga taong tinahak tong landas na. Kasi yun ang validation na tama tong decision mo. Now, tignan nyo yung mga tumagal sa yung global. Yumaman ba sila? Yes! Yumaman ba sila? Yes! Nagbago buhay? Yes! Yung tumahak ng landas na to, naabot ba nila yung pangarap nila? Yes! So, ibig sabihin, pag tinignan mo yung mga to, yung mga nauna sa'yo, mga tumagal, ibig sabihin, validation yun na tama yung desisyon na ginawa mo. Tama ba? Yes! Tignan mo yung matagal na sa labas, sa empleyado, sa employment. Karamihan, nagbago ba buhay? Hindi. Nabot pangarap? Hindi. Masaya? Hindi. Na-enjoy na lang. Na-enjoy na lang. So, ibig sabihin, pag yun ang tinahak mong direksyon, alam mo na rin kung ano mangyayari sa'yo. Madali lang tignan ang future mo eh. Both ways, madali lang tignan ang future mo. Halimbawa, kung gusto mo maging OFW, pag tignan mo yung mga nauna sa'yo OFW, kung ano buhay. See? Kunwari, gusto mo maging empleyado, tignan mo yung mga empleyadong nauna sa'yo sa buhay. Tapos sa yung global naman sa networking, tignan mo yung mga taong nauna sa'yo. Sino yung pinakamaganda buhay? Sino? Yung sa employment, OFW, yung nag-o yung global? So tama yung decision na ginawa niyo para makapagilang kasi. Yun lang po, antok po. Tapos na tayo. Ayan, so pag-usapan natin ngayon, para palalimin pa yung paniniwala nyo rito, para lalo pang lumalim yung kaalaman nyo,
Kasi pag maalam ka sa ginagawa mo, hindi ka basta-basta mati-discourage. Hindi ka basta-basta bibigay. And again, it gives you validation to sa decision na ginawa mo. So, ang talk ko ngayon is, wala pa siya. Align Success, ayan, Achievement Program. So, pinag-uusapan dito, overview, what is network marketing, paano siya nagsimula, how can you do it as your career, ano yung future ng networking, etc. So, dalawang module siya, isang part 1 at saka isang part 2. So, let me again tell you the importance of training. We can never overemphasize. We cannot understate. Ibig sabihin, we cannot neglect the importance of training in this business. Kayong mga nagsisimula, sasabihin ko po sa inyo na ako, ang mga nagtagumpay dito, ang naging puhunan namin, yung umaten kami ng umaten ng training. You can become so successful in this business if you give so much importance to training. Kasi yung training, nire-rewire niya, binibigyan ka niya ng enough knowledge para magkaroon ka ng enough information sa ginagawa. So, can you imagine, hindi mo linya tong networking, marketing, etc. So, paano mo siya magiging linya? Paano mo siya magiging gamay? Walang iba, kundi mag-training ka na mag-training. Dapat masipag ka mag-training. Yayaman ka dito pag masipag kang mag-training. Ulitin ko, yayaman ka dito pag masipag kang umaten ng training. Kasi sa kaka-training mo, gagaling at gagaling. Ngayon, pag magaling ka sa ginagawa mo, ano nangyayari? Pag magaling ka sa ginagawa mo, you become more confident. Mas maraming nag-join sa'yo, mas maraming nag-pay-in, kasi magaling ka eh. Pero bago ka gumaling, kailangan mag-aral ka, training ka. So, ang training, yan yung backbone, kumbaga, yan yung buto, yan yung nagpapatibay sa'yo, magpapatibay ng pag-build ng network ninyo. Parang building na may tuturing na yung inyong pag-attend ng training ay may tuturing na parang foundation. Sabi mo foundation. Foundation. So, pagka malalim ang foundation mo, paganda foundation mo, yung erection, ibig sabihin yung pagtayo ng building, magiging maganda rin. In fact, ang taas ng building is dependent upon the depth of its foundation. Kung gano'ng kalalim yung foundation, gano'ng katibay yung magiging building. Itrato nyo na yung pag-attend nyo ng training ay parang pag-build ng foundation. Kaya nga, ang pinakamabilis na mawala sa business, pinakamabilis na nag-quit, yung mga hindi nag-training. O, nag-training man pero hindi kinumpleto yung mga training. Kasi, series yan eh. Series of trainings, hindi naman pwedeng isang upuan, alam mo na. Paulit-ulit, kaya nga ang tawag ano, repetition is the mother of all learning because yun ang model na ginagamit sa pagtuturo, yung paulit-ulit. Tignan nyo yung mga kinder, grade 1, grade 2, paulit-ulit. Tama ba? Yung tayo, kahit sa college, paulit-ulit eh. May tinuruan ka, lecture, pero pag uwi, may assignment ka. Para saan? Para maulit. So kahit saan nyo tignan, paulit-ulit. Paano ka matututo mag-drive? Paulit-ulit. Paano ka matututo mag-sulat? Paulit-ulit. Paano ka gagaling mag-dona? Dota. Paulit-ulit. Paano ka gagaling mag-Candy Crush? Paulit-ulit. Sa lahat ng bagay, paulit-ulit. Kasi pag paulit-ulit, ano nangyayari? Na-internalize mo. So hindi pwedeng isang upuan, kaya dapat dito matyagaan mo. Attend ka ng ASAP, attend ka ulit. Attend hanggang makabisado at ma-memorize mo siya. Because yan ang mga balang gagamitin mo sa dalawang bagay. Number one, sa network mo, sa mga downlines mo, at number two, sa mga prospects mo. Foundation. So, again, the more knowledge you have, the more information you have, the more knowledgeable you are, mas nagiging confident ka. Kaya yung iba, di ba, ang problema nila, sir, wala po akong convincing power. Paano madidevelop yung convincing power kung wala kang confidence? Nagsisimulayan muna sa confidence. Bago ka magkaroon ng power to convince, kailangan confident ka. Gets niyo ako? Bago ka maging confident, dapat malalim ang foundation mo. Kasi pagka alam mo magaling ka, iba tindig mo eh. Pag alam mo marunong ka, iba ka magsalita. Pero pagka hindi alam yung sinasabi mo, ikaw mismo, hindi mo alam. Mahina boses mo.
Ano ulit? Pagka kumakas yun, ano ulit. So, dapat maano nyo yun, ma-develop nyo yung confidence ninyo. Training enables you to have a good learning attitude, of course. Sa training, dyan yung maintindihan na kailangan mag-humble down ka and you really have to learn. And in terms of your attitude, attitude is more important than skills. Kaya nga po, lagi namin sinasabi sa mga tao, no, ang formula for success. Ang formula for success natin dito, dalawa. Okay? Dalawang ingredient. Merong tinatawag na mindset plus skill set. Ayan, equal success. Success in global. Ayan. In global. Ano yung mindset? Ayan, yung mindset is how you process things. Mindset consists of your attitudes. Mindset consists of your belief system. Mindset consists of how you perceive things. Kasama dyan yung programming mo, pattern mo, belief system mo. Kasama dyan yung attitude mo. So, in other words, kailangan makorrect mo muna tong mindset mo. Parang ganito yan. You can never have an abundant life. Hindi ka magkakaroon ng marangyang buhay kung sa isip, mahirap ka. Gets nyo ba? Yes. Gusto mo ng magandang buhay, pero sa isip mo, mahirap ka, hindi mangyayari yun. Kailangan meron tinatawag na correspondence or alignment. Yung alignment, dapat kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, naka-align sa utak mo. You can never live a positive life with a negative attitude. Gusto mo ng magandang buhay, gusto mo ng kalusugan, magandang health. Pero ang iniisip mo, ano? Cancer. Nag-guess nga ako? Yes! You can never have, kumbaga parang hindi ka magiging mayaman. How can you become successful or how can you become abundant? How can you have abundance pag meron kang tinatawag na poverty consciousness? Gusto mong imaman, palitan mo yung poverty ng prosperity. Sabi mo, prosperity. Prosperity! Yan. Kasi dapat mabago muna ito eh. Pag hindi nabago ito, hindi mo pabago buhay mo. You will have to make a decision na tanggalin yung mga paniniwalang mali. Kasi marami tayong paniniwalang mali sa buhay. Dami nating paniniwalang mali. Yung mga paniniwalang mali, yan yung malas-malas, swerte-swerte lang ang buhay. Mali po yan. Kasi kung ang buhay ay malas at swerte, kawawa naman yung ipinanganak na malas. At napaka-unfair naman ng Panginoon, gumawa siya ng malas. Eh sinabi, all men are created equal. Eh kung may malas, hindi equally tayo created. Gets nyo? Kung may malas at swerte man, ikaw ang gagawa nun. Pero kung hihintay mo, hindi mangyayari yun. Tama ba ako? Yes. Ang dami nating superstitious belief. Ang dami nating, one bad thing about poor countries is that a lot of poor countries, they depend on other people rather than depending upon themselves. A lot of people depend, ayun saan sila nagdi-depend? Sa horoscope. Nagdi-depend sila sa year of the dog, feng shui. Anong lucky color? Ayan. Aanuhin mo yung lucky-lucky mo kung wala kang attitude na tama. Tama ba? Yes! Kaya papalitan mo yun, yung malas ako, bakit? Nakagwit na sa palad ko, malas. Kasi letter M yung nasa... Dami nating maling na paniniwala na pag kumati daw ang kamay, may pera. Hindi po, mag-alcogel ka, may germs ang kamay mo. Hindi pera yan. Tama eh. Pag yung buko mo may puti, pera rin daw. May puti. Hindi po, kulang ka sa zinc tsaka calcium. Kaya may puti niya. Tama ba ako? Yes! Yung pagka umalis ka doon ng bahay, tapos may nasalubong kang black na itim na pusa, malas daw yung kung ganang umalis. Eh, paano kung may pay-in ka? Nakakita ka ng bala. Nag-guess niya ako? Yes! So, you will have to change your mindset. Alisin na yung scarcity mentality. Yung scarcity mentality is yan yung mentality na lagi na lang kulang, lagi na lang tapos. Scarcity is mahirap hanapin ang pera, mahirap ang buhay. Scarcity is pag ang dami ng members ng global, konti na lang ang marirecruit. Scarcity mentality yan eh. In fact, kaya people become so greedy, we become so selfish because of scarcity. Yung akala natin hindi enough, but believe me,
There is more than enough for everyone. There is more than enough for everyone. Hindi ka mauubusan because bago tayo create mo na yung mga provisions bago ikaw. Ginawa mo na yung kakainin mo bago ikaw. Ginawa mo na yung titirahan mo bago ikaw. Ginawa mo na yung land bago. There is so much for everyone. Di natin kailangan mag-agawan. Kaya na dahil ng people as we are, meron tayong tinatawag na scarcity mentality. Pag scarcity mentality, you tend to hoard. Hoard. Nag-hoard ka ng gamit, ng bagay, ng pera. Kaya ka madamot kasi may scarcity mentality ka. Parang, unti na lang to eh. Ba't unti lang, hirap kumita. Mangungutang pa siya, busit. You get the point? Yes. Marami kayong papalitan sa iyo. Pero hindi namin makukuhin ng isang bubuan na. And of course, you need to develop the right skills. Sabi mo, skills. Yes. Oh, kaya kayo nagtitraining para matutunan yung skills because one of the highest paid professionals in the whole world, isa sa mga pinakamalaking kumikita sa buong mundo ay network marketers. Yes. Huh? May mga networker na mas malaki pa kinikita sa mga doktor at lawyer. Alam nyo ba yan? Yes. Yung top distributor natin kumikita ng at least 30 million a year. Magkano 30 million a year? Mahigit 2 million isang buwan kasi yung 2 million times 12 months, 24 lang yun eh. Mga 2.5 million a month. Oh, kahit pa yung ibang doktor, tama ba ako? Yes. Eh bago ka maging doktor, ilang years ang kailangan mo? Yes. Hindi ah. Oh. Grade 12 na ngayon. Pre-med, apat na taon. 16 na. 1 year, mag-board exam ka, review, etc. Ano na yan? 17 years. Mag-med ka pa. Di ba? Med proper. Okay, so sorry. 16, hindi pa ko nalilagay. 16 plus 12, 4. Oh, 29. 1 year board exam, 21 years na. Mag-specialty ka pa, 2 years, 23 na. Mag-sub-specialty ka pa, 24. Mayroon dito, kailangan matalino ka pa. Hindi ka pwede maging doktor kung may pera ka lang, kailangan meron ka dito. Napakahirap na kurso niya. Ang mga libro binabasa niya, ang kakapan. Hindi ka lang may pera, dapat may ganito ka pa pag magdo-doktor. Ang mahal pa. Mahal maging doktor. Kaya minsan, di mo masisi. Pag sinabi sa'yo, i-class item, hindi lang makakaibante. Mahal. Mabawi. Are you with me? Yes! Kaya sa networking, kailangan ba matalino ka? Hindi. Kailangan ba mayaman ka? Hindi. Dito, may puso ka lang. Gusto mo lang magbago buhay mo. Sapat na puhunan na yung pamilya. Yes! Clear? Yes! Kaya yung attitude, mas importante pa yan sa pinag-aralan. Yes! Kasi kahit hindi ka nakapagtapos, kahit na hindi mataas ang natapos ninyo, you can become successful. You know, network marketing is a great equalizer because everyone can be equal in this business. Mayaman ka pag nag-join, pareho lang tayo. Mahirap ka pag nag-join, pareho ka lang. Gusto may pera, magsisimula kayong pareho sa distributor. Yes! Wala ditong nagsimula, GA agad, walang ganun. Pag-join niya, GA, ay wala. Kahit anong yaman mo pa, dadaan at dadaan ka sa distributorship. Yes. Kaya dito is a great equalizer. I-avoid nyo yung alam ko na yan attitude. Pagka sinabi nyo dito, alam ko na yan, alam ko na rin mangyayari sa'yo. Ano sabi ni T. Harve Eker? Sabi ni T. Harve Eker, oh. T. Harve Eker, siya yung libro nung The Secrets of the Millionaire Mind. Isa yan sa mga nirecommend kong book na basahin ninyo. If you want to change your mindset, dyan niya papalitan yung mga tinatawag nating mga mental files. Yan, dyan ko na base kasi marami tayong mga mental files. So, it's a cheap book, less than 300 pesos, but it's gonna help you a lot to change your mindset. Ano sabi niya? Sa observation niya, yung mga mayaman, they constantly learn and grow. Totoo naman eh. Tingnan niyo yung mga successful na tao. Kung sino pa yung successful, sila pa yung palabasan ng libro, sila pa yung updated, sila pa yung ma-attend ng seminars outside the country.
And ironically, kung sino naman yung wala pera, sila naman yung magaling na. Ang galing, no? Di pa tapos seminar, alam ko na yan. Di pa may recruit ka, di ba? Alam ko na yan. Ang galing. Di pa natatapos, ha? Pag ganun ang attitude natin, we will never become successful. You know, being successful is a state of mind. Kailangan kaya mong kontrolin yung mga, yung sarili mo, lalo na yung mga nagdi-disempower sa'yo. So, learn the business as soon as possible. Yung mga basic seminars natin are OPP, Opportunity Plan Presentation. There, that is where we present the business, marketing plan, dyan yan. The product demo, syempre kung gano'ng kayo kagaling sa marketing plan, ganun din kayo kagaling sa products. And of course, the new distributor's orientation, pag na-attendan mo na itong dalawa, ang next, maka-attend ka dapat ng NDO. Before you attend the ASAP, dapat ideally, tapos yun yung tatlo. Ito po, ang tawag dyan, pag networker ka, kung yung global distributor ka, ang tawag namin dyan yung kindergarten courses lang yan. Those are the very basic. That's not even part of the higher learning. Marami pang higher learning. Pero dapat, kabisado nyo ito. Itong mga basic na. Are you with me? Yes! So, paano makakabisado yan? Internalize. Attend ang attend. Repetition is the mother of all learning. Training helps you to develop 100% belief in the system. Kasi kung ano yung belief mo, yun ang magiging reality mo. What you believe becomes your reality. Kaya napakalaking factor ng belief system sa katawan ng tao. Hindi nasusunod ang katotohanan sa buhay. Ang nasusunod, yung paniniwala mo. Anong ibig sabihin nun? Mas powerful pa ang belief kesa sa truth. Ito, i-discuss ko sa inyo ito para palitan nyo yung mga maling paniniwala nyo. Oh. Belief is more important than the truth. Bakit? Ang ibig sabihin niya, di ba wala nang mas higit pa sa katotohanan? Now, depende sa context to. Depende sa context. But what I want you to explain, I want to you to understand is this. Belief system, gano'n sa importante. May na-join sa aim. Ang katotohanan niya, mahirap sila. Grade 5 lang ang natapos. Tumbong tagbilaran. 13 na magkakapatid. Pumapasok sa school, walang tsinelas. Ganun sila kahirap. Tumanda siya, naging tricycle driver. In the name of Leo Kaduyak. Si Leo Kaduyak, grade 5, ang natapos, tricycle driver. 30 na magkakapatid. Yun ang katotohan. Are you with me? Yes! Na-recruit sa inyong global. Nung na-recruit sa inyong global, umattend ng training, na-mentoran ng upline, tinuruan ng tamang sistema, guess what? Anong pinaniwalaan niya? Naniwala siya na kaya niyang magtagumpay. Naniwala siya na yayaman siya. Kahit na ang katotohanan ay mahirap siya, pinaniwalaan niyang yayaman siya. Kahit na ang katotohanan, hindi siya magaling. Grade 5 yun. Hanggang ngayon nga, di ba rin mag-spelling ng ibang words. Pero pinaniwalaan niyang magaling siya. Kahit na ang katotohanan ay mahirap siya, pinaniwalaan niya yayaman siya. Kahit ang katotohanan ay hindi siya leader, nagpaka-leader siya. Tanong, yung Leo Kaduyak ngayon, meron tong tatlong sasakyan. Lahat SUV, may Pajero, Fortuner, at saka brand new Ford Ranger na nakaset up. Nakatira, okay? Nakatira sa apat na palapag na building sa Tagbilaran City. Siya at ang asawa niya, si Annalisa Kaduyak na dating sales lady ng Gaisano Mall, siya dating tricycle driver, ang combined income nila ngayon is 700,000 per month. Now, let me ask you, ano ang nasunod? Yung katotohanan o yung paniniwala? Paniniwala! So, kahit ano yung kalagayan mo, pwede mong palitan depende sa paniniwala mo. Yes. Magaling ka nga, yun ang totoo, pero ang paniniwala mo, hindi ka magaling. Mahiyain ka. Ano masusunod? Hindi mo paniniwala. Nakatapos ka nga, tataigin ka nung mga hindi nakatapos pero believe sa sarili niya na. Clear? Yes! Kaya napaka halaga ng belief system.
Pag umattend kayo ng umattend ng training, mapapalitan yung mga belief system nyo yan. Kung dati mababa self-esteem mo, dito tataas. Kung dati mahihain ka, kakapal ang mukha mo dito. Yes. Kung dati hindi ka madaldal, ako dito, natutulog ka na, dumadaldal ka pa. Nag-gets niya? Yes! Kakaroon ka ng confidence. You will begin to see life positively. Mag-iba perspective mo sa buhay. Magbabago ang takbo ng isip mo. May mga kaibigan kang hindi na makarelate sa'yo kasi nag-iba na yung level of awareness mo. Sila pinag-uusapan, inuman, sabong, bilyar, ikaw, dreams. Paano kayo magtutugma? Kaya sa totoo lang, may mga kaibigan kayong hindi nyo maisasama kasi iba na ang direction mo. Hindi dahil nagbago ka, tumaas lang ang level ng awareness mo. Yes. Pero huwag niyong sasabihin sa kanila, ang baba kasi ng awareness nila. Huwag kang mayabang, ha? Nag-guess niyo ako? Yes! So, ano yung paraan sa aim global learning step by step para makuha yung mga pangarap? Yung dreams, bago mo makuha, meron kang may step by step formula yan bago mo makukuha sa aim global. Bago mo makuha yung kotse, malaking bahay, magandang, savings, etc. May mga dadaanan ka muna. Siyempre, ikaw, bago mo makuha to, may mga dadaanan ka. Ano yun? Una, bago mo makuha yung pangarap mo, first step, magkaroon ka muna ng good learning and listening attitude. Yun nga, training ka na mag-training. Maraming mga tao, pag-join, pag nag-seven heads, akala nila, yayaman na sila. Hindi po genie yun. Matuto ka muna, turuan mo yung downlines mo, maduplicate mo yung sarili mo, hanggang ma-delegate, ma-multiply mo, network ka, hanggang lumaki yung income. Di ba, tayo pang-ato pagi, no? Bago makuha ito. Because the truth is, hindi darating basta-basta ang pangarap. Tama ba ako? Yes. Pinatrabaho siya. So bago makuha ito malaki, na may malaking pangarap, malaking income muna. Madaming 1,000. Saan galing? Sa network. Kaya dapat mapalaki yung? Network. Ano makakita na malaki kung dadalawa lang down na yun mo, tapos nag-quit pa yung isang? Nag-gets niyo ako? Yes. Oh, dapat maparami mo muna yung sarili mo. Dapat meron ka leader that you can delegate to. Parang magkakaroon ng leader. Pag naduplicate mo yung sarili mo, paano mo maduplicate? Siyempre, nagturo ka. Ano'y tuturo mo? Siyempre, natutunan mo din. Gets niya siya? Yes. Step by step po. Eh mga kaibigan, titignan nyo dito kung nasa level na kayo. Kung nasa level na nagsisimula ka pa lang, ayan, you have to work on yourself first. Are you learning? Yes! What is network marketing? Kailangan alam nyo yung network marketing. Bakit? Eh, syempre, mamaya nyo, may mga professionals na nagtatanong sa inyo, ano ba yung ginagawa mo? Ano yung sasagot nyo? Ah, wala, recruit lang to. Sasabihin agad ng mga professionals na nare-recruit nyo, pyramiding yun. Kasi ikaw mismo, hindi mo alam pa paano. May definition by the book, ang definition ng network marketing is a system of moving products from the factory to the consumer through an organization of users, retailers, and network dealers. Yan yung pinakamagandang definition. Ito muna. Sistema siya of moving products from the factory to the consumer through an organization of users, retailers, and network builders. Yun yung pinaka-definition. So, kung i-summarize ko yan, ganito drawing yan from the factory, normally, ang traditional way of distributing products from factory or manufacturer, dinadaan mo niyan sa wholesalers, di ba? Wholesalers, dinadaan sa area agents, middlemen, tapos retailers. Yung mga consumer, tayo, bumibili tayo sa retailers. Sa network marketing, inaalis na itong mga entity ito. Hindi na dumadaan sa wholesaler, area agent, middleman, yung produkto, sa isang entity na lang dinadaan. Kanino? Sa mga distributor. Na itong distributor, may dalawang paraan paano i-distribute ang product. Una, pwede siya mag-direct selling, diretso sa customer. Kunin niya sa in-global, being a factory, kunin niya sa nature's way yung product, i-distribute sa customer. Ito yung direct selling ng network. Are we clear? Yes. Pero may pangalawa na mas malaki o mas maganda kitaan. That instead of the distributor selling the product, saan ang gagawin niya? Mag-build siya ng organization. Yan yon. Na dapat, yung kikitain porsyento ng mga to,
sa isang entity na lang napupunta, imbis na nakikita yung wholesaler or agent middleman, imbis na nakikita yung mga advertising, yung Watson, yung Mercury Drug, imbis na nakikita yung ABS-CBN, pati na sa traditional, sa isang entity nilang binibigay ang tawag sa distributor. So sa atin napupunta yung malaking porsyento, imbis na ibang tao ang makikinabang. Kaya, dyan yung mga intindihan, bakit walang advertising sa networking? Walang endorsement, walang advertising sa radyo, sa TV, sa tri-media. Kasi, hindi imbis na iba i-daan doon, dito na lang sa atin didinaan. Nag-gets na siya? Yes! Yes, network marketing. So, yan yung best definition. Kasi, nowadays, kailangan marunong na kayo mag-define ano yung networking kasi iba-ibang mga tao na nag-join. Nung panahon namin, alam nyo, 1996, batch 1996, nung unang ma-introduce ang networking sa buong Pilipinas, alam nyo kung sino yung mag-join. Karamihan mga housewife. Karamihan mga housewife, ang tawag supplemental income lang para makatulong sa husband, sa bahay. Nung medyo nagiging maganda na yung kita ng mga housewife, ang next na category na nag-join, yung mga blue-collar jobs. Yung mga, alam nyo na, factory worker, yung mga hindi professionals. Yun muna. Yan yung una. Kaya lang, nung medyo gumanda-ganda na yung kita ng mga to, dumating sa point, pati professionals nag-join na. Hanggang sa yung mga professionals nag-join, iniwan ang trabaho dahil totoo na talaga, next naman batch na nag-join, mga businessmen na. After na mga businessmen mag-join, guess what? Ang mga nag-join, mga estudyante na. Nung araw, para ikaw magkaroon ng trabaho bilang estudyante, ang option mo lang, maging service crew. Ako, Jollibee ako eh. Ngayon, pag estudyante ka, may option ka, mag-networking, pwede. Pagkatas ng estudyante, ano na? Mga celebrity na. Ayan, kaya makikita nyo ngayon, may mga artista, kasama pa basketball player na join sa AIM Global. Nakikita nyo yung, nakikita nyo yung evolution, kung tawagin, yung development. O, ngayon, kung nag-evolve, pag nade-develop ang market natin, dapat nade-develop ka rin. Ang mga yan, tinanong ka, ano ba yung networking? Prikip-prikip lang, dala ka ng tao lang. Tinanong ka, bakit itong maganda product na yan, ba't di binibenta sa Mercury? Eh, hindi ka nakatim ng asap. Ano sasabihin mo? Kung ano, hindi ko naisip yan. Kung ano, ang ganda, ba't di na-advertise to? Siguro hindi talaga maganda. Guess niya ako? Yes. Pero pag nakatim ka ng asap, alam mo, pwede ini-eliminate yung sa advertising, ini-eliminate yung sa retail, kasi sa networking, hindi na dinadaan sa traditional. Hindi na dinadaan sa wholesaler or agent middleman. Sa isang networking, isang distributor, isang entity na lang ang dinadaan na tawag distributor. Now you know how to answer. Yes! Yes. Sabi nung kausap ko, tuloy mo natin, kita maintindihan eh, yung masinasabi mo. Oh. Networking, is it a scam or a scheme? Kasi dalawa yan eh. Pag sinabi namang scheme kasi, system. Pag scam yun yung bad. Sabi ni Donald Trump, lahat ng panahon na ginawa itong slide na to, entrepreneur at saka author lang siya. Ngayon, ano na? Presidente na. Oh, ano sabi niya? Networking is just like any other corporate corporations that follows the same structure. Ang networking hindi scam. Scheme siya. Paraan. Sistema. Halimbawa, oh, diba? Ito yung mga models, iba't ibang mundo. By nature, para siyang pyramid in structure. Sa isang kumpanya, may CEO, may manager, mayroong mga staff, may mga rank and file. Ano yun? Parang pyramid din. Sa gobyerno, mayroong pag-monarchy, mayroong prime minister, cabinet, saka parliament. Pag-republic, di ba? Duterte, tapos meron siyang executives or meron siyang cabinet, and then Congress, and then Senate. Dito rin ganun, no? Networking. May upline, may downline. Pero hindi ibig sabihin na ganyan ang sistema, eh, illegal na. Yung iba, pag nagpipresent ka kasi, sasabihin ng iba, di ba? Ikaw to, alam mo, binary kami. Sasabihin mo ganyan, mag-develop ka lang ng left and right. Dito, sabihin ka ng dalawa, ito dalawa, tuturuan natin magdalawa,
Ito, tuturuan natin magdalawa. Hindi ka pa tapos, sasabihin ng prospect mo, ay, pyramid! Sabihin mo, bakit pyramid? Eh, ano, pyramid, oh! You know what? Ang best answer ko sa ganyan, pag sinasabing pyramid, because sa ganitong drawing, ang lagi kong sinasabi, illustration purposes lang yan. That's how we draw things. Kasi wala nang ibang paraan para mag-drawing to ng magandang explanation. Subukan mo, mag-drawing ng ibang paraan. Ikaw to, kailangan ng dalawa, di ba? O dito, isa. Dito, isa. Ito rin, o, dalawa. Ito, dalawa rin. Ito, dalawa. O. Paano mo na-explain yung 1,000 dyan? Ito, dalawa. Paano mo ma-explain yung dalawa? Yung 1,000, 1,000. Pinakamagandang paraan ito, 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 ito. Yan, paano? 1,000, 1,000, 1,000. Wala nga, labo-labo na. Kaya, ang... Kaya ito, nadodrawing na parang pyramid kasi illustration purposes lang yan. Yes! Ay, ayoko dyan, yung mga nasa taas lang yung mayaman. Sabihin mo sa kanya, drawing nga lang yan. Kasi pwede ko namang i-drawing. Ikaw to, nag-recruit ka, dalawa. Ito, nag-recruit din, dalawa. Ito, nag-recruit, dalawa. O, ito, o, nasa ibabaw ka baba, nasa ilalim ka na. Basta ang ulo mo, lantik ka. Tama ba? Yes! Hindi ba kasi makakausap nyo ganyan? Eh, yun niya, nasa taas lang kumikita. O, di lagay mo sa baba. O, di yan, nasa baba na kumikita ka. Tama ba? Yes! Kasi yung iba, pilosopo lang, di pilosopohin mo rin. O. So, in other words, ang networking is just, is not a scam, it's a scheme. It's a way. It's a process. It's a... assistant. Para siyang ganon, okay? Ito, isa sa mga financial advisor, very well-known financial analyst, financial guru, in the name of Robert Kiyosaki. Mga ko'y nagsisimula si networking. Isa sa mga una kong books na binasa yung book niya. So it's a very good book. No? Ano sabi niya? Yung mga mayaman ang hinahanap network while everyone else looks for work. Ano hanapin mo? Network over. Network! Ngayon, now you know. Oo nga, no? Yung mga mayayaman, nagne-network nga pala yan. Alam niyo ba yung mga mayaman, kaya lalo yung mayaman? Kasi ang dami nilang koneksyon. Yung mahirap, ano koneksyon? Mahirap din. Pag manginginom ka, barkada mo, manginginom din. Pag sabunero ka, sino ang kabarkada mo? Sabunero din. Alam nga namang sa bumero ka, ang barkada mo, IT expert. Patay ba ng mundo yun? Siyempre, pag sa bumero ka, ang mga barkada mo, nakikita mo sa sabungan. Tama ba? Tama. Pagka tong-eater ka, tong-eater din. Tong-eater din, barkada mo. Pagka mabilyar ka, bilyador din. Ganun yun eh. Tama ba ako? Yes. O kaya kung ikaw, gusto mong yumaman, guess what? Dikit-dikit sa mga mayayaman. Yes. May limang magbabarkada, limang sabungero. Makibarkada ka, ikaw yung magiging pang-anin. Kasi may impluensya ang kanila. Sa school, may limang matalino. Kahit average ka lang, makibarkada ka, magiging matalino ka din. Kasi mapilitan ka mag-aral eh. Yes. Tama ba? Yes. May lima kang kilala. Sugarol, makibarkada ka, nanginginom, magiging ganun ka din. Pero pag may lima kang kilala, na mayaman, milyonaryo, makibarkada ka, magiging milyonaryo. Yeah! Kaya dikit-dikit sa upline. Kasi pag lagi ang didikit sa mga mayaman, mahawaan ka eh. Mapipilitan ka mag-step up eh. May, mapipilitan yung vibration mo mag-evolve. Yung brainwave mo, kung tawagin, mag-iiba. Yun ang purpose niyan. Why network marketing? Oh. Pa't magne-networking ka bukod sa sinabi na sa inyo ng upline nyo, bukod sa sinabi na sa LDO? O, i-ano natin siya, i-categorize. Ang opportunity kasi sa mundo, employment, mag-business ka, mag-network ka. Meron pang isa, hindi na namin nilagay. Tumambay ka. O, tapos, ito yung mga common sa kanila. Eh? Employment, traditional business, network, ito yung common sa kanila.
Employment, may kapital, wala? Meron, wala? Meron. Meron. Time, money, and effort. Pagpapaguran mo yan, magsusunod ka ng kilay, magbabayad ka ng tuition fee. Sa traditional business, of course, meron ding kapital. Sa traditional business, gusto mo na mas malaking kita, mas malaki dapat ang kapital mo. Network marketing, may kapital din ba? Yes or no? Yes! Pero, maliit lang. Kumpara dun sa kikitain. Gusto nyo kumita ng maliwanag na 500,000, 1,000,000 buwan-buwan? Traditional business, gusto nyo? Bigyan ko kayo ng example. Bumili kayo ng franchise ng Jollibee. Mag-franchise kayo ng Jollibee. Ganda ng kita niya. 500,000 to 1,000,000 naman. Neto. Kaya alam, magkano kapital? 20,000,000. 20,000,000 ang ilalabas mo para kumita ka ng 500,000 a month. Aim global, para kumita ng 500,000 a month, magkano ilalabas mo? 6,980. Kasi yung 6,980, kahit single head ka, ma-maximize mo yung 20,000 a day na limit. Sa 30 days, that's 600,000 pesos a month. Same lang. Jollibee, 500,000. Aim global, 600,000. Pero guess what? Sa Jollibee, naglabas ka ng 20 million. So yung global, 6,980 lang. Tapos pag na-reject ka, ayaw mo na. Pag na-reject ka, ang hirap! Ang malupit nun, yung 6,980 mo, ipinangutang mo pa, hindi mo pa pera. Clear? Yes! May overhead ba sa employment? Oo naman, mamamasahe ka, kakain ka. Traditional business, syempre naman, meron din. Pero mas malala sa traditional. Bayad ka ng opisina mo, empleyado mo, rental mo, overhead, etc., bills mo. Ang dami mong babayaran. Sa global, meron din ba? Yes, pero hindi ikaw ang nagbabayad ng opisina, kami. Hindi ikaw ang nagpapasweldo ng mga empleyado, kami. Hindi ikaw ang may factory, kami. Lahat inako ng aim. In fact, ang aim, million ang puhunan. Nagpapagawa ng manufacturing facility, million ang puhunan. Nagpapagawa tayo ng building sa Cebu, million ang puhunan. Meron tayong 15 branches, company-owned, outside the Philippines. Gano'ng kaya kamahal magkaroon ng opisina sa Singapore, sa palagay nyo? Gano'ng kamahal magkaroon ng opisina sa Papua New Guinea, sa Africa, sa Hawaii, etc. Nagbabayad yan, aim global. Hindi na ikaw. Sipin mo kami, puhunan namin million. Ikaw, 6,980. Ang ambag mo sa puhunan, 6,980. Nagre-reklamo ka pa. Gets niyo yung point? Yes! You have to treat this business like this. You partner with a company na sa amin lahat. Pero pagdating ng kitaan, mas malaki pa ang napupunta sa'yo kaysa sa kumpanya. So, sa Inglobal, meron din, pero hindi ganun kalaki. Gagastos ka rin bilang distributor. Siyempre, mamamasahe ka. Hindi naman pwedeng habang buhay ka ng 1, 2, 3. Kakain ka din, kung hindi, magko-collapse ka. Sino kausap mo? Ganda ba yan? Oo, nahihiluino ka na kasi. Kahit progressive, wala ka ng sugar sa katawan. Oh, kaya willing din dapat kayo naglalabas ng pera. Kasi pag willing ka maglabas ng pera, papasok ang pera. Risk. Sa employment, maliit ang risk. Pero, limited ang income mo. Sa buhay, kung, di ba parang investment yan eh, pagka may pera na kayo, alam nyo, ang dami-daming manliligaw sa inyong mga investment advisors, mga financial consultants. Pipresentan din ng iba't ibang investment opportunities, portfolios, at saka mga investment tools. Ang lagi nilang sinasabi, the riskier, mas risky yung kukunin mo in terms of stocks, in terms of equities, mas risky yung kukunin mo, mas malaki ang yield o mas malaki yung kita. Mas maliit na risk, mas maliit din na interest. Sa buhay, applicable yon. Pag hindi ka masyadong ng risk, safe ka lagi, wala ka masyadong maaabot. Ang reward sa buhay, alam nyo na saan? By taking a lot of risk. Maraming mga tao, hindi mayaman, alam mo bakit. Doon na sila sa, save ako.
Okay na to, 8 oras ang araw, basta kumikita. Kahit konti, kahit maliit, basta may kita. Kaya hindi yung mga senso. Hindi ganun ang negosyante. Mga negosyante, nagri-risk lahat. Sugal lahat. Kasi pagka ikaw, sinugal mo, malaki, ang tubo mo, ang tama mo, malaki rin. Pero pag habang buhay na meron ka, may nakita ka na kayong tumamang meron? Wala. Pag wala kang taya, hindi ka tatama. Traditional business, grabe sa traditional business. Pag nalugi ka sa traditional, sunog ka talaga. Pero sa network marketing, napakababa ng risk. Ano mawawala sa'yo pag nalugi? Pag hindi ka nagtagumpay dito, ano mawawala sa'yo? Sige nga. 6980, kahit pa nag-7 heads ka, 56,000? Hindi mo ikaw mamatay yun. Wala akong nakitang gumagapang sa daan. Grabe, yung 56,000, nalugi ako. Wala kang makikitang nalugi gumagapang dyan. Ang mga nagpapakamatay, yung mga milyon ang inilugi. Tama? Yes. Ito, hindi ka malulugi. Bakit? Hindi naman nawala sa iyan. Kasi habang buhay kang member ng Inglobal. Hindi mawala sa'yo. Skills. Okay, sa employment, kailangan mo ng skills. Traditional business, kailangan mo lalo. Kaya nga ngayon, meron ng mga, may mga kurso ng entrepreneurship, business management, business ad, iba-iba na. Inglobal, of course, kailangan mo rin ng risk, ng skills. The ability, ang tawag namin sa skills na yan, yung tinatawag the people skills. The ability to relate to others. Time, of course, you have to invest time. Employment, kailangan ng time. Business, kailangan ng time. Inglobal, buhos ka rin ng time. Dito talagang bibigyan mo rin siya ng time. Hindi pwede dito part-time ka lang ha, part-time pa attitude mo. Dito kung part-time kayo, okay lang, basta full-time ang attitude mo. Yes! So, bigay ng time, it's okay kasi sa Inglobal, pag kumita ka na, pag lumaki na ang income mo, maniwala ka, dalawa ang benefit dito. You will have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Ang sarap nun! May pera ka para i-enjoy at may time ka para i-enjoy ang buhay mo. Sarap nun, di ba? The freedom. Marami akong kilala, may pera pero walang time. Wala din. Pero mas marami akong kilala, puro time, walang pera. Sa Inglobal, may pera ka na, may time ka pa. Huh? One day, you can declare every day a holiday. Pag may kita ka na, laki na yung kinikita mo, eh, traffic sa EDSA. Holiday ako ngayon. Hindi ako pupunta sa office, hindi mo na mga network. Holiday ako ngayon. Pag malaki na, pagka mga SE pa lang kayo, huwag kayong mag-holiday-holiday dyan, ha? Nag-gets niyo ba ako? Yes! You will have enough time and freedom. Diyan yung makikita yung mga top distributors natin na kahit magbakasyon ng isang buwan, when they go back to their network, they go back to the business. Because these people get tired. Napapagod din naman sila eh. And alam nyo, kahit mapagod yung mga yan, magpahinga ng isang buwan, bayad pa rin sila. Hindi humihinto yung network nila. It will even come to a point that even if you retire, you still get paid. Even if you die, you still get paid. Hindi na nga lang ikaw, mamanahin ng anak mo yung mga pinaghirapan. Galing, ano? Alam niyo, ang dami ng ganyan sa AIM, no? Kasi hinahawakan ho namin yung policy and we're very strict with our policy. Pag may namatay na distributor, proper documents lang, death certificate, everything, guess what? Inheritance income talaga. Ang dami na pong ganyan dito sa AIM. Mga sumakaybalang buhay na na-aksidente, etc. Na-enjoy nila yung pinaghirapan nila, na-enjoy ng mamilya nila yung pinaghirapan nila. Hindi yung ibinubulsan ng AIM. 100% binibigay namin sa mga naiwang pamilya. Employment, the chance for you to get your dreams, napakababa. At the age of 60, guess what? Most 60-year-old people na ginamit yung tinatawag na 40-year plan. Ano ba yung 40-year plan? Yung 40-year plan, yan yung mag-start ka ng age 20 para mag-work, mag-retire ng 60. Ganyan ang plano ng maraming tao. Safe, stable, okay lang, basta sigurado. But guess what? 40 years ka nagtrabaho dyan. From 20 years old, kasi 60 ang retirable age. Can you imagine working for the next 40 years? From one company to another, reporting,
to different bosses. Bayan eh. At the age of 60, can you imagine? Ginawan ng research yung 40-year program. Natutunan ko to sa insurance. Karamihan ng Pilipino pag nag-retire ng 60 daw, 1% sa mga yan nagiging mayaman. So sa 100, may isa lang. 2% nagiging well-off, may kaya. So pagsamahin ko na yung yumaman na nagkapera, ilang percent? 3%. Yung natira na 97, gusto nyo malaman? 97% na nagre-retire pagdating ng 60. Yung 3% yumaman. Yung 97, dito sila nag-divide. Some of them are still working. Kasi walang pera. Some of them are dead broke. Walang ipon. Some of them are dependent. Nagdi-depend sa ibang tao. Anak, pension, or whatever. Most of them are dead. Mamili ka. Nag-get nyo? Totoo ba to? Yes! Ito yung pinipresent sa akin, hindi exaggerated. Totoo eh. Because there are people at the age of 60 years in working kasi wala eh. Some of them are dead broke. Walang pera, walang ipon. Some of them are dependent upon their children or their pension programs. And most of them are dead. Kung yung ratio and proportion ko to, 3% is to 97 ang ratio natin. 3% ang chance mo yumaman, 97 ang hindi. Pag itong formula na to ang sinunod. Tanong, 3 to 97, sugal ba yan? Yes. Hindi sugal yan kasi sugal 50-50. Ito tawag dito, dihado. Tawag dito, dihado. Hindi sugal yan. Susugal ka ba dyan? Alam mong 93% ang chance. Ang problema ito. Sige, susugal ako dyan. Malay mo, kasama ako sa 3. Eh, paano pag hindi? Nandito ka? Mababalik mo pa yung panahon? Hindi na. Malamang nakapustiso ka na niyan. Tapos magdadasal ka sa gabi, syempre tatanggalin mo. Or, ang talip na pa. Alam mo, sa desisyon, pag nagkamali ka, akala mo walang mawawala sa'yo, pero oras ang nawawala sa'yo. Yes! Tawa niyo? Yes! Pero tayong distributor, oh. 12 years na sa business. 12 years, mga pioneer to. Example natin, halimbawa si Joseph Lim. Joseph, nag-a-average siya ng mga, huwag niyo sasabihin, mga 30 million a year. Minimum. 12 years. 0, 12. Tanong, palagay nyo, ilang taon pinaghirapan ni Joseph yung mag-build ng network? Palagay nyo, 12 years? 1? 2? Siguro 3. 3 years niyang pinaghirapan yung pag-build ng network. Walang tulog ha, tao. Recruit dito, recruit dyan, punta dito, probinsya, punta doon, namamasahe, etc. 3 years pinaghirapan. So, 3 years, pinaghirapan niya out of 12 years. Question, ilang years na siyang umaani? 9. Ah, kaibigan, nandun ba naman yung 3 years na pagpapagurat mo? Kung ikaw si Joseph, kung 9 years mo nang pinakikinabangan yung pinaghirapan. Yeah. Ito malapit. Tapos na ba siya sa 12 years? Hindi pa. Uurong. So, hypothetically, ang pwede ko sabihin sa inyo, ano ba naman yung 3 years mong pinaghirapan kung habang buhay mo naman pakita na mami? So, the choice is yours, my friend. Ayan, mamili kayo. You know what will happen already. If you choose a different program, life is a matter of choice. But be ready to face the consequence if you made the wrong choice. Sa traditional business, of course, makukuha mo yung pangarap mo pag nagtagumpay yung negosyo. Sa network marketing, very high ang chance para makuha ang mga pangarap. Yeah. Alam nyo dito, sasabihin ko sa inyo, huwag ka lang mag-quit. Nobody fails in this business. People only quit, that's why they fail. So sa madaling salita, hanggat ikaw lumalaban, hanggat ikaw nandito, ang chance para makuha ang pangarap mo, napakataas dito sa iyong global. Yeah. Kaya, walang bitaw, wag bibitiw. Tuloy.
Okay, did you know, ito yung credibility ng network marketing. 60 years na to, mali na to. 60 years and above na network marketing. Ayan, sa Pilipinas, three-unit course siya sa Ateneo de Manila University. Sabi mo, pag marketing student ka, sama sa curriculum mo, network marketing. Legitimate o hindi? Sabi mo, Ateneo na yun. Sa Lasal, ganun din. Okay. Asian Institute of Management, meron silang short course. Sa US, tinuturo siya sa University of Illinois at University of Houston in Texas. Ganun siya ang credible. Kaya pag may mga taong di pa rin niniwala sa networking, sabihin mo sa kanila, obsolete ka na. Itinuturo na sa university, ikaw dyan, illegal pa din. Sabihin mo, you still live in the old, ano ka na, tawag dito, baka nabubuhay pa sila sa Ice Age. Ayan o yung credibility ng network marketing. Pero I have good news for you. Hindi mo na kailangan mag-enroll sa mga yan para matuto ng networking. Mag-aim global ka lang, matututo ka mag-aim. The future of network marketing, sabi ni Paul Zane Pilzer, economic advisor ng 2 US presidents, Success Magazine predicted that wellness industry, yung wellness industry ang puputok na negosyo this 21st century. Bakit talaga yun yung totoo to? Kasi people are becoming healthier. People are becoming more of health conscious. Tama ba to? Dati, wala naman tayong pakialam sa mga kinakain natin. Ngayon, tinitignan mo na lagi. Mas gusto mo na natural kesa artificial. Ang billboard sa EDSA, puro supplement. Ang mga advertisement, puro supplement. Ang mga shampoos, may makikita ka, vitamin E. Ang mga relo ngayon, merong anti-stress. Totoo yan, yung relo ni Chris Aquino, na ina-advertise niya, anti-stress relo. Susuot mo, mawala yung stress mo. Eh, sa loob-loob ko, yung presyo pa lang, nakaka-stress na yun. Ha? Ang dami lumalabas. Pag bumili ka ng gel ngayon, may vitamin E. Dati hindi naman ganun. Ngayon, nag-grillipa na. Ngayon, ang daming mga spa. Ang daming mga, alam mo yun, mga natural ways para mag-detoxify. Narinig nyo ba 10 years ago yung word na detoxify? Wala naman yan eh. Ngayon, usong-uso na. So people are becoming healthier because they want to live longer. And marami sa science are finding ways to really extend our lives. In fact, unprecedented yung nangyayari ngayon sa history ng mankind. Ngayon, sa buong mundo, people live longer than before. Dati kasi, wala pa masyadong mga antibiotics, wala pa dating mga anti-polio, wala pa mga kung ano ng vaccine. So, people tend to die younger. Pero ngayon, umahaba na daw po ang buhay ng tao. With the onset of supplements, kung ano-ano mga food supplements, mga anti-aging, etc. Umahaba buhay. So, ibig sabihin, isa sa mga magbubum na industriya, yung wellness talaga. Pag sabing wellness industry, anything that pertains to general health and well-being, pampaganda, pampapayat, pampakinis, lahat ng pampa. Ha? So, ang nag-predict nito, yung mismong economic advisor ng mga presidente. Hindi ka magiging economic advisor, hindi ka matalino. So, did you know, out of 200 billion, 80 billion ang gumalaw through network marketing. So, sabi ng author, he believes in this trend. Wellness industry and network marketing. Ladies and gentlemen, in life, sabi ko nga kanina, you have to really choose well. Kasi pag namali ka ng pili, papagulian ka. The future belongs to those who see possibilities before they become obvious. Ang future daw ay para sa mga tao na nakakita ng mga posibilidad bago sila maging obvious. Hindi pa maging obvious, dapat nakasakay ka na. Ang mahirap sa lahat yung mga kaibigan nating negative. Gusto nila, bago sila maniwala sa networking, kailangan obvious na. Huli na sila nun pag-join nila. Kailan sila mag-join? Kung lahat ng katabi nila sa jeep, naka-global pack na? Ay, sasama na ako. Huli ka na nun. So, ang maganda na tanong dito, where can you find a company with a noted credible background, experience, saan ka makakita ng kumpanya na talagang magsasabi na very, very stable siya. Ladies and gentlemen, welcome to the wonderful world of Alliance Promotion.
Global. Because sa dami ng network marketing companies, we have a good track record, we have the credibility, we have the integrity, we have the experience. Ang combined experience namin, mamaya makikita nyo, more than 100 years of combined experience. That's why we're so successful. This coming May 20, 12th year anniversary ng AIM Global, pang-apat na beses na tayo magse-celebrate, no less than the Philippine Arena, this coming May 20. This coming February 11, by the way, is our SE and GE Awards Night. Lahat ng na-promote na SE and GE from the period of September last year to January 31 hanggang katapusan po ang Habulan. We have to recognize them this coming February 11 at the Mall of Asia. And yung SENG Awards Night, twice natin ginagawa to every year. Sa daming, hindi namin pwedeng gawin ng isang event. Kailangan hatiin. Pag hindi, hinati. 10 oras na yung board of directors sa stage, hindi pa nila tapos kamayan lahat. Ang dami, hibo! Sa isang event, alam nyo ba ilan ang umaakyat na SE? 3,000! Kaya yung mga board of directors may kulani na pagkatapos nila. At kinikili. Oo. Hinati natin. And not only that, there's something very special this coming February 11 kasi profit sharing awarding din natin. And yung check na makikita mo, believe me, will blow your mind. Sasabog ang utak mo sa amount ng check na ipamimigay ng AIM. Dahil AIM Global pa lang sa buong Pilipinas ang magbibigay ng ganong kalaking cheque this coming February 11. So never miss this event. Magdala kayo ng maraming prospects. Mababaliw ang prospects ninyo. Maniwala ka. Magse 7 heads o 15 heads yung prospects nyo pag nakita nila yung awarding natin. What makes AIM Global the number one MLM company? Number one, we are a member of the Multi-Level Marketing Association, International Association. We belong to the top 1,000 highest tax-paying company in the Philippines. Dun sa region natin, makikita ninyo. Awarded, dami nating award, as the most outstanding direct sales company. Its products was acknowledged as Asia's most outstanding food supplement. Dami na yan eh, hindi tayo matatapos. But in terms of credibility, I don't have to tell you one by one what are the recognitions we're able to get out of our achievements. Okay? Ayan, pati si Doc Ed, naging Entrepreneur of the Year last 2010. There are thousands, practically, of entrepreneurs all over the world, pero all over the Philippines. Pero last 2010, every year, yung entrepreneur, outstanding entrepreneur, namimili yan ng 10 lang every year. So isa sa mga napili nila, walang iba kundi yung visionary president natin, si Dr. Ed Cabanto. Galing, no? Sipin nyo naman, oh. Fifth year, open field sa Marikina Sports Complex noong 2011 po yan. Mall of Asia, 2012, anniversary. Entrepreneur of the Year, Sir Francis Miguel, Bulacan, outstanding, Bulacan businessman. Oh. Board of Directors and the training team, our products. Okay? Stability. Diyan mo magkakasasabing, paano mas daming stable ang AIM? Because napakaganda ng product. You know, we have to admit, nagkaroon tayo ng transition. Medyo tumaas yung ating global pack, naalala nyo? From 7980, naging 12980, and then we put it back to 6980. So nagkaroon ng changes. Pero you know, hindi tayo masyadong na-apekto ng changes because we've already seen our sales report for the year 2017. And guess what? Hindi tayo masyadong na-apektohan ng transition because ang ganda ng product natin, ang ganda ng reorder sales ng AIM Global. So, hindi lang po global pack ang binibili sa AIM, kundi yung mga individual items. Gift certificates, alam niyo naman yung gift certificates natin, ginagawang safety net ito. Okay? Implementation of the new product policy, meron na naman tayo yan, yung R2Me, naalala nyo? So, if I were you, please avail of the R2Me because you'll be able to maximize this new technology. Kaya 2,800 siya,
Tapos, half nun, meron kayong product, half nun, activation ng system and ng facility. So you'll be able to recruit and sell products easier because of this system. May safety net tayo, may stable company heads tayo, okay, that makes us very, very stable. And of course, our leaders, may pagmamalaki natin na meron talagang integrity. Loyal, okay? System management has over 100 years of combined experience. Yung mga BOD, nakikita nyo, nag-OPP. Doc Ed, nakikita nyo, nagpa-product demo. Pumupunta sa iba't ibang bansa. At the rate that we are going now, we are going to open a lot of countries this year. Watch out, before Chinese New Year, bubuksan natin yung office natin sa Hong Kong this coming February. Yan ang makakatuwa sa Hong Kong kasi ang dami nating distributors doon. Wala pa tayong opisina na nalagay na yun. Ang dami-daming ibang company may opisina nga doon. Konti naman distributor. Ang global, baliktad. Walang opisina, ang daming tao. Isipin nyo na lang kung lalong magkaroon ng opisina, lalo natin makakonquer ang Hong Kong. We have more than about 200 business centers nationwide and a few abroad. Meron tayong 15 and we're hoping to make it to about 18 to 20 countries this year. So watch out, ang dami-dami nating development. Sa iba't ibang mga bansa na meron na tayo, nag-open pa tayo ng branches. So doon yung makikita. Matatapos na yung building natin sa Cebu ka May or June. Ang move-in natin is May or June. 7-story high building. Nasa heart siya ng Ayala. Prime lot. Napakaganda ng location. Tapos, ang ginawa ng building, ang design niya, ang interior niya, state of the art ang kanyang pagkakadesign. Kaya yung prospect, papasok pa lang, di pa na OPP, nasa lobby pa lang, A-in na. Ganda, no? I mean, alam niyo, part yan ng department ko kasi, business development. Lote pa lang, million na. Building pa lang, million na. Grabe yung investment. Yung manufacturing facility natin sa Bulacan, tapos na. Tuwing anniversary, yung mga distributors natin from all over the place, gagawin natin schedule na maging plant visit para makita ng distributors yung ating makinarya na tayo na po ang gagawa ng beverages natin from now on. Aside from that, dun sa Bulacan, yung ating manufacturing facility, magkakaroon din po ng business center office. Gagawin din siya ng BCO. Can you imagine these things? Itong infrastructure na investment ng company. Let's go down to business. Yung pinanggawa sa mga building na yan, sa manufacturing facility na yan, in a real sense, pera na ng kumpanya yan eh. Tama ba? Yes. Tama ba ako? Yes. O politiko, pera na ng may-ari. They can just easily pocket it. They can easily put it in their pockets and treat it as profit. Pero bakit nag-i-invest? Bakit nilalagay dyan? Building lang natin, more than 150 million, wala kang lote. Magkano kaya magpatayo ng manufacturing facility? Pwede namang hindi gawin ng in-global yun, pero bakit din na lote? Isa lang ibig sabihin nun. Kasi long-term ang iniisip ng may-ari. Ibig sabihin, ang in-global tatagal at tatagal at tatagal. Best ba yun kung hindi tatagal? Tapos ikaw, ang taya mo, 6'9". Nagre-reklamo ka pa. Kami, milyon, milyon, milyon ang tanong dito. Kaya kung may mga tao po nang mag-iisip para patibayin to, hindi kayo. Because we've invested a lot. Hindi ko pa sinasabi sa inyo, investments natin sa abroad, mga opisina natin. Magkano kaya binabayaran ng Imbro? Magkano kaya ang pasweldo? Palagay ito. Kaya sabihin ko sa inyo ito, itayaan nyo man dito sa in-global. Kumbaga sa text. Pati pamato nyo, itaya. Mag-resign ka man, itaya mo na. Maniwala ka. Babayaran, babayaran, at babayaran ng in-global ang effort. Babayaran ng in-global ang pinaghirapan mo. The higher the risk, the bigger the reward. Yes. Wala kang risk. Papetix-petix ka, masyado kang play safe. Hindi mo masyado malabas yung best mo, konti lang ang balik sa'yo. Hindi ko kayo pinag-resign. Sabado po, sa Lunes na. But you have to make a decision because you're getting older, time is not on your side, we're not getting any younger anymore. You have to make a decision because
younger people are coming up, lalabas, mas magaling sa atin, mas highly technological, mas matatalino. Mga bata ngayon, ang tatalino po, no? Kasi mas masusustansya na kinakain nila eh. Tayo nun, ano lang? Star margarine. Ha? Yung ano pa? Binibigay ng government nun? Ha? Bulgur, may tawag pa dun? Nutriban! Nutriban! Nabutan niyo yun? Yes! Yun, yung mga bata, makikita mo. Ang tatangkad, higate, upogi, ang gaganda. Iba na kasi yung kinakain nila. Tsaka dami-dami mga supplements na lumalabas. Tama ba? Yes. So, you know, time will come, pag hindi ka nag-innovate, you will become obsolete in your office. And pag nagkaroon ng redundancy, ay, ako, ang unang mawawala ng trabaho, yung mga matatagal na. Because pag matatagal na, you become a liability, and guess what? Kailangan mas dumami ang asset kaysa liability, kaya yung company they choose pag redundancy. So these are realities you cannot control. Kaya dapat meron kayong plan B. At ang pinakamagandang plan B, walang iba kundi aim global. Skills! I'm now down to the second module. Skills na tayo. Sabi ko sa inyo kanina, ayan, alam niyo na ngayon yung proper mindset. Diba? Ayan, yung mindset, ang pinaka-lesson ko dito, palitan niyo yung belief system niyo that no longer empower you. Ano na susunod? Yung belief or yung truth? Belief. Ano susunod? Yung belief or yung truth? Belief. Yung belief. So, I want you to develop a belief system na may empower ka, yung magiging effective ka. Yung lalakas yung confidence level. So how do you develop a very effective belief system? Kailangan dumikit ka sa mga taming tao, lagi kang aattend ng training, hanggang mawala yung mga tinatawag naming virus sa utak. Kasi yung mga bagay na nagdi-disempower sa'yo, yung mga demonyo dyan sa utak mo, yung mga doubt, ang tawag namin dyan, mga virus yan eh. And hindi matatanggal yan pag hindi ka nagkaroon ng antivirus. Ang pinakamagandang antivirus mo, alam mo ano? Training! So, please, kung merong napakagandang lesson about mindset eh, it's your belief system. Change your consciousness from poverty to prosperity. Dati, duda ka sa networking, sa naraman mo ngayon, ibang klase pala to. Yung narinig mo ngayon, hindi ito narinig ng prospect mo. Kaya pag sinabi ng prospect mo, hindi totoo yan, huwag kang maapektuhan kasi hindi naman siya naka-attend ng ASAP eh. Ikaw ang naka-attend eh. Problema sa maraming distributor, ikaw na naka-attend pag sinabi ng prospect mo na ayaw nila, ikaw yung ikaw yung mangiyak-ngiyak? Dapat hindi ikaw naapektuhan sa sinasabi ng prospects mo kasi ikaw yung mas nakakalam, ikaw yung mas malalim. Tama ba? Ngayon na mas malalim na yung mindset. Ngayon nalaman mo ang networking pala 60 years na. Yung kapitbahay mo hanggang ngayon, di ba rin naniniwala na totoo networking. Anong tawag mo sa kanya? Obsolete. Tama na, obsolete na lang yun. Obsolete. Gets nyo? Yes! Yung mga nagsasabing scam, sabihin mo, scheme, hindi scam. Mali ka ng pronunciation. Yung nagsasabing nasa ibabaw lang ang mayaman, i-drawing mo ng papaliktad sa noo na. Nag-gets nyo ba ako? Yes! Now you know better. Na ang kailangan mo lang magkaroon ka ng abundance mentality versus scarcity mentality. Alright, so skills, sabi ko kanina. O dapat mag-improve din tong skills nyo. Ayan, yung skill set nyo. Tapos tayo sa mindset, kailangan gumaling din kayo sa skills. Ano yung mga skills na i-develop nyo? Ayan, yung mga yan. Pero isi-simplify ko pa siya para mas lalong maintindihan bakit mo kailangan galingan yung skills kung matuto. Kasi hindi naman pwedeng puro mindset lang. Kailangan may skills ka rin. Galing ka yan.
Oh. Dulo kasi yung pain eh. Isisimplify ko yan, okay? Oh. Dito kayo lalagay yung pain in. Pahalang. Okay. Bago kumita. Income. Bago kumita. Bago magkaroon ng pairing or unilevel or stair step. Magkaroon ng 1,000-1,000. Saan ang gagaling ang income? Saan manggagaling yan? Pairing. Yung pairing, saan manggagaling? Sa network. Sa network. Diba ito yan eh? Ito yung ganyan, no? Yan yun eh. Oh. Sa magagaling yan, diba? Sa network. Oh. Paano nga magkakaroon ng network? Paano nga magkakaroon ng mga downlines? Isasummarize ko, dapat meron kang activities. Sa Tagalog, may ginagawa ka. Meron kang task or meron kang action na ginagawa. Pag meron ito, lalabas ng network, magkaka-impact ka. Pero, hindi nga mabuti ah, sinong gagawa nitong activities? Ikaw. Kaya sa'yo, mauuna muna yung tamang mindset. Kasi ang gagawa nito, ikaw eh. So, internally, you have to change or you have to really improve your attitudes because, tiyan mo, mahirap gawin to pag pangit ang attitude mo. Halimbawa, hindi ka committed, hindi mo gagawin to. Wala kang disiplina, hindi mo gagawin to. Hindi ka motivated. Ano yung motivation? Attitude or skills? Attitude. Hindi mo magagawa. Kung hindi ka positive, ano mangyayari dito? You see? Wala. Kung hindi ka responsible, ano mangyayari dito? Wala. You see? So dapat ma-develop mo din commitment, discipline, positivity, confidence, belief system, courage. Ma-develop mo muna yon. Now, may mga ganitong tao. Hindi pa nila na-develop yon, hindi pa nila na-improve yung attitude nila, and they do the activities. Do they become productive? Yes or no? No. No. Kaya, pag ginagawa na to, na hindi maganda yung attitude mo, hindi mo pa na-improve yung attitude mo na kini-carry out mo na to, mahirapan ka. Dito lumalabas yung pag-quit. But the truth is, they were unable to improve themselves. So ano ulit yung una mong babaguhin? Yung? Ano yung una doon? Kasi pag nabago mo na yung mindset mo, madali na to. Are we clear? Yes. Tanong, anong gagawin ko para maproduce yung network? Yan. Gagawa ka ng prospect list. Kailangan ng prospect list for prospecting. Ang prospecting, iba pa sa pagre-recruit. Kasi yung prospecting, naghahanap ka pa lang. Naghahanap, nagsusort out ka pa lang. Hindi ka pa nag-approach. Prospecting, tinitignan mo pa lang yung FB list mo, friends list mo sa FB. Yun ang prospecting. Prospecting is that when you go to the mall, ang likot ng mata mo. Kasi baka may makita kang old friend. Dapat pagka networker ka, yung antena mo, lagi naka-on. Hindi mo masasabi. Pag kumakain ka, dapat sensitive ka. Baka mamaya niyan, may potential pala yung waiter. Prospect, ang tawag doon, prospecting. Are we clear? Yes. Pagka may prospect ka na, ano nang gagawin mo? Ang tawag doon, nire-recruit. Ang other term sa pagre-recruit, ano? Ni-invite. Para ma... ma-presentan, ma-OPP. Kaya mo nire-recruit, di ba? Kaya mo ina-approach, kaya mo sinasabi, open ka ba sa business, sa extra? You know, pangarap ka ba? Yan ang mga line ng networker. Pag may nagsabi daw sa'yo na, may pangarap ka ba? Networker yun, sigurado. Kasi walang ibang magtatanong ng ganyan, na normal na tao. Wala. Networker lang ang nagtatanong yan. Okay? Yes. So, ina-approach mo, iniimbita mo, saan mo iniimbita? Para magkaroon ng presentation. Because ang presentation, maraming form. May office presentation, may table presentation, may house meeting,
at saka merong online presentation. Are we clear? Yes! So, tingin yung flow, ha? Flow itong pinapakita. May prospect ka. Prospect list from there. Magpo-prospecting ka from there. You will recruit and invite them para either umaten, give you an appointment for table presentation, give you an appointment for house meeting, or pag online mo nakilala, mag-online presentation ka. Are you with me? Yes! Oh. Kasama sa presentation mo, ano? Marunong ka dapat mag-answer ng objection. Mahali. Wala akong time. Paano mo sasagot? Paano mo kakounterin yun? Madali lang. Pag lagi ka nagpe-present, masasanay ka. Pero kung gusto mo ng basic, bumili kayo nung business guide ni Ms. Cora Quizon. Doon sa counter, sa likod nun, andun lahat ng sagot. Pag sinabi ng prospect mo, wala siyang time. Pag sinabi ng prospect mo, mahal, etc., malayo, nandun lahat ng sagot. Importante itong skills na answering objection because the truth is, pag ang prospect, interesado, magtatanong. Ang pinakamahirap na prospect, yung walang tanong. Yung NR. Yung pag tinanong mo, maganda ba? Babalik ka ba? May tanong ka? Parang tarsier kausap. Maganda yung kausap na lumalaban. Hindi man lumalaban, pero may tanong. Mahali. Wala akong time. Uli na ako dyan. Yan ang masarap. Because ang totoo, pag may objection, ibig sabihin pa yung process niya. Pag naalis mo yung objection na yun, ibig sabihin, mag-join siya. Pag na-clear out mo yung objection na yun, ibig sabihin, sasama sa'yo. Ang hindi mo malaman, yung walang katanong-tanong. Yun ang mga mahirap kausap. Siyempre, kasama dyan sa presentation nyo, aside from answering objection, dapat marunong kayong mag-closing. Ano yung sinasabi sa closing? O, ano advantage ng single head, sa one head, single head versus seven head, kasama sa closing, sasabihin nyo yung sense of urgency. Ano pa? Kailan siya babalik? On the spot, follow up. Closing, kasama dyan yung sasabihin mo na, you know, kung magsisimula ka, mas magiging maganda kasi sa oras, the moment you decide to join, alam mo, naghahanap ako tamang-tama this year ng mga taong i-develop ko. January, nilalainan ko na yung mga linyang tututukan ko this year. Ngayon, kung ikaw ang sasama, yung mga future na marirecruit ko, idudugtong ko sa mga. Kasama ng closing yan. Kasama sa closing na, yung iba, nagdito pa mag-close eh. Actually, may nakaabang na akong isa. Naghahanap na lang kung kanino ko idudugtong. Pero sa totoo lang, wala pa. Nakuha niyo yan? Kasama sa closing mo yun. Here? Kasama sa closing mo, kasama din sa flow niya yan, dapat marunong ka mag-follow up. Kailan babalik? Ang rule dito sa pagpa-follow up, kailangan makita niya ulit yung name global after 2 days or after 24 hours. Because tandaan niyo, pag nakawala na yung prospect niyo sa inyo, naka-expose na yan sa mga pating, sa mga walang yak, sa mga dream stealers. Ang prospect pa naman, kahit gano'ng ka-positive, binomba mo ng binomba ngayong gabi, 2 oras mo minang, minuto lang makausap ng negative. Wala na! Tama ba ako? Yes! Yung nag-iwalay ka excited lahat, blah blah. Pag uwi, binilinan mo na wag ka mo nang magre-recruit, wag mo mo na ikukwento. Siguro sa excitement, may nakwentuhan. Di negative, the following day, kinetext mo, Brad, ano oras ay makikita mamaya? Kasi, usapan nyo, babalik siya eh. Yung ang closing nyo, ganito yung, bro, babalik ako bukas, grabe. Eh. Kasi sinabi mo, bro, bukas, entry on, galing na speaker, you should really ka. Sige, attend ako. Ano oras ba? 7 o'clock. Pero sige, 6 o'clock, nandito na ako, sabi ng prospect mo. For unknown reason, tinitext mo the following day, Brad, nasa ka na? Tinagreelit na. Tataka ka, excited naman nung gabi. Problema sa ganun, ganito. Pag yung prospect mo excited ka na din.
nag-i-expect ka nung may ate na nga ako. Eh, yung mic mo pa naman, ang likod. Wala pang sinasabi yun, mag-17 siya. Pag nag-17 siya, magkakaroon siya ng down line. Ang dami niya mga, ang dami mo nang iniisip, isa pa lang. Tama ba? Tama ba? Yes! Ang dami na, di ba? Yes! Nag-i-expect ka na. Ngayon, pag hindi dumating at na-negative, ikaw din? Kasi, may expectation na eh. Yun, kaya, at sakit minsan pagka nagkulang ka ng follow-up. Kaya dapat ipo-follow-up nyo lagi mga prospects. Huwag kayo magiging complacent na babalik bukas, tawagin nyo pa rin. Mahirap sa lahat yung tinetext mo, saan ka na, brad? Nag-text, oh, yun. Pinapita ka mahirap sa lahat. And, pagkatapos mong follow-up, atin ulit, naintindihan nyo yung business natin, hopefully mag-pay-in na. O, di pag nag-pay-in, meron ka lang. Network ka na. Tama? Pag nag-pay-in siya, susunod na gagawin mo naman, tuturuan siya. Ano yung tuturo mo sa kanya? At pinag-usapan natin niya, no? Matin ng UPP, NDO, product demo, ASAP. Tuturuan mo rin siya ng mindset and skill set. Tuturuan mo rin siya ang tamang flow nito from prospecting to pay-in. Ikaw, anong gagawin mo pagka meron ka na? Pagka meron ka na napapay-in, anong gagawin mo? Bukod sa tinuruan mo itong napapay-in mo, anong gagawin mo ulit? May napapay-in ka na. Tinuruan mo siya. O, anong gagawin mo? Go back! Repeat! Nag-gets niyo ako? Yes! Ang iba din nagkakaproblema. Pag nagkaroon ng downline, tinanagahanap ng iba. Tandaan niyo ito ha, pag yung downline mo may recruit, downline ngayon, hindi mo downline, nakiki-downline ka lang. Maghanap ka ng iyo. Tama ba? Yes! So after you teach, syempre, tututukan mo yan, ikaw ang task mo, go back or repeat. Balik dun. Oh, ulit. Pag may napapingin ka na naman, turuan mo, tapos ano na naman? Repeat. Tatlong taon na ganyan. Walang pukna, walang reklamo, walang kain, puyat, tuloy-tuloy lang. Huwag ka munang matulog. If you do not need to sleep, do not sleep. You get enough sleep when you die anyway. Work hard. 3 years na tanim, hindi nyo mararamdaman yun. Habang ginagawa mo yun, nag-enjoy ka, you feel proud about yourself, lumalaki network mo. 3 years, walang pukna, tuloy-tuloy. Kung ano yung entusiasm mo muna, tuloy mo lang. Do not rest yet. Believe me, come back and see me after 3 years. Ikaw naman ang magkukwento sa akin kung ano yung mga nabili. 3 years. I need to tell you na 3 years because walang imayaman ng 1 year. Kalokohan yun. Ang tunay na pagyaman dito, tanim ka ng 3 taon. 3 taon pataas, yan ang pagyaman. Ani ka nun. Magbibilang ka ng kotse, ng bahay. Magbibilang ka ng bangko. Kung saan mo bubuksan yung account. Magbibilang ka ng mga bansa kung saan ang downlines mo. Yes. I'm telling you, maiikot mo buong Pilipinas. Yes. Dahil buong Pilipinas may network ka at buong Pilipinas may papasyal mo, pamilya mo kasi mamamasyal kayo sa kung saan saan sa buong Pilipinas. Yes. 3 years na ganito. 3 years na paulit-ulit. 3 years. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, ano nangyayari? Dumadali. Tumagal ka nga sa trabaho mo ngayon ng 10 to 15 years, walang nangyayari. 3 taon pa na may mangyayari kaya? Yes! Tama ba? Yes. 10, walang nangyayari. Tumuloy-tuloy ka. Ito pa kaya, 3 years, may mangyayari. Eh mga kaibigan, if you're able to invest the last 10, 15 years of your life, of your talent, of your strength, to an opportunity you thought that will pay you back, how much more sa 3 years in the sa pagtrabaho nyo ng 10 to 15 years, napayaman nyo yung boss nyo. Ba't hindi nyo kayang payamanin yung sarili nyo? Hindi nyo sinasabi. Kung pagod ka, magpakapuyat ka sa ibang tao, this time, magpakapagod ka. Para sa'yo naman to eh. Yes. Oo, mahirap. Pero sino ba makikinabang? Ako. Ang hirap nito, pag ikaw ang nakinabang, ikaw ang nahirap, iba ang umani. Ang hirap to. Pati ako, ayoko ng ganun. Mag-quit na tayo kung ganun. Halimbawa, ikaw nagte-treadmill. Yung katabi mo, walang ginagawa, pumapayat, eh, huminto ka na. Huminto ka na nun. Walang ganunan.
Ikaw yung nag-gym, ikaw yung nag-chest, yung katabi mo, walang ginagawa. Bato-bato, lumalaki araw-araw. Puto na natin to. Nag-gets niyo ako? Yes! Same! Ito, paghihirapan niyo, ibang makikinabaw, minto na tayo. Pero kaya ko ipangako sa inyo sa Aim Global, paghihirapan mo to, pero ikaw ang makikinabaw. Yes! So, 3 years. Handa ba kayo sa 3 taon? Yes! Wala mo ng drama yung 3 years. Wala mo na. Wala mo ng 8 oras tulog. Wala mo na. 3 years, puro lunok laway muna yan. Itong mga. Ayos na. Hataw na ulit. Ha? Ganun mo na. 3 years, wala mo ng drama-drama. Wala mo na emosyon. Tanim mo na. Eyes on the prize. Eyes on the prize. Doon muna. Mata mo sa presyo muna. Doon muna. Mabilis lang mo ang 3 taon. And believe me, after 3 years, ikukwento mo naman sa akin kung anong kotse meron ka, anong property na bili mo, saan kayo magta-travel ng family mo. 3 years na. Maikli ba yun? Meron akong downline nung araw. May downline ako estudyante. Every time nakikita kami, papamotivate sa akin. Sa akin, ako lang, motivate ko naman ako. Nagagalitan natin ito, kapag-network. Motivate ko naman siya. Kasi malakas na naman. Babae ko eh. Excited na naman. After 1 week, magkikita kami sa office, down na naman. Ay, motivate mo ako. Pinapalayas na ako ng mga bomba na naman ako. May ganun ba kayo mga downline na minsan wala na yung magawa sa'yo ulit? Sabi ko sa loob-loob ko, paano tayo makakausad motivation pa lang? Di tayo makausad, makalis-alis. Kaya sabi ko sa kanya, ayan, sipag. Sabi ko, ganito gawin mo. Pahong party ka. Gather ka ng mga tao sa bahay niyo. Kahit sino lang. Pero ang target kong makausap, yung parents mo. Para hindi ka na lagi. Kasi, once and for all, para matapos na. Kasi hindi naman naiintindihan ng parents probably yung business. So I want to go there and show them. Sabi ko, invite na mga kapitbahay kahit 5. Pero ang talagang target ko doon, makausap yung parents mo. Sige po, apply. Pipilitin ko po. Sawa na Diyos, pumayag naman yung apply na yung nanay tatay niya na mag-gather sa loob ng garahe. Invite siya ng mga 5 other people other than relatives. Pumunta ako. Demo ko. Home party ako. Lahat. Yan. Pagkatapos na, eto na. Normally sa home party kasi may kainan eh. Nagpapakain yung host. Eh, kain na kami. Uwi na yung mga guests. Yan na. Yung nanay eh. Sir. Gano'n naman oh. Di, napositive na yung nanay. Yung nanay okay na. Nung kumakain na kami. Eh sir. Ikaw na naman oh. Katagal bago eh, maabot ng anak ko yung mga sinasabi niyo po kanina na sabi ko, siguro mo nanay yung mga 3 years. Di ba ako tapos magsalita? Siguro nanay yung mga 3 years. Ang tagal naman, 3 years. Sabi. Explain na naman ako. Hindi po kasi yung 3 years na yun, hindi ibig sabihin na after 3 years pa siya kikita. Pero ibig ko pa may paliwating doon, kailangan 3 years mo tatrabohin. Pero within the 3-year period, kumikita na rin pero kaunti-unti. Pero tuloy na pagyaman ko dito, bla bla bla. Di okay na, 3 years. Paglabas namin, hinatid na ako. Di tagal na tagal siya sa 3 years eh. Paglabas namin ang sasakyan. Eh, ang sasakyan ko noon, bago, naka-Nissan Patrol ako na modelo. Kulay puti. Wow. Laki. Noon nakakita noon nanay. Sa'yo yan, sa'yo. Sabi ko, oho. Pangilang sasakyan niyo po yan? Pangatlo na po yan. Ilang years niyo bago na kuha yan? Sabi ko, mga, ano po, mga 6 years po. Ang bilis niyo naman, 6 years? Ganyan yung point ko? Yes! Nung tinatrabaho, 3 years, ang tagal. Pero pag resulta na pinag-uusapan, 6 years, ang bilis. Yes! You get the irony of it? Yes! Yung 3 years, parang ang tagal pag tinatrabaho niyo. Pero pag resulta pinag-uusapan, yung 3 years, mabilis lang. So paano niyo tignan yung 3 taon? Depende sa perspective yan eh. Tama ba ako? Yes. Kung perspective niyo is resulta, mabilis yung 3 years. Pero ang perspective niyo yung 3 years puro trabaho, matagal. So depende kung paano niyo siya i-treat. Kaya, ayan. Prospect list, ang mga inputs, simula kayo sa case system, kakilala. How to invite? Gamitin niyo muna yung word na form, family, occupation, recreation, before you give the message. Ano ibig sabihin yan? Minsan kasi pag nag-invite tayo, ambush. Tagal niyo hindi nakita, gusto ko na extra income. Alam na mayroong mga agad intensyon eh. Mukha kang pehere. Sabi mo muna, kumusay mo muna tungkol sa pamilya.
mag-dwell ka muna sa family, trabaho, pinagkakaabalahan. Hindi kailangan sunod-sunod to, pwedeng halo-halo. Kaya lang namin nilagyan ng form para madaling tandaan. Kasi yung iba ano eh, naguguluan eh. F muna, kakamusta yung family mo? Sabi sila, ika lang ha? O, occupation bonus na. Hindi ko! May ano na yan, labo-labo na yan. Oo. Pag nag-offline ka, kailangan mo nito. Nice pen, notebook, clearbook, brochures. Pero pag nag-online ka, ano kailangan mo? Cellphone, gadgets, internet connection, laptop, tablets, gadgets. Tapos mga script. Ano pa? Pictures. Ano pa? Marketing plan. Ano pa? Pictures ng products. Pictures ng office. Pictures ng may mga resulta. So, syempre, susama kayo sa gera, dapat meron kayong proper weapon. Ano pa? O, yan yung mga common objective. Wala akong time, busy. Normally, mga nagsasabing busy, walang time, hindi masyadong na-convince. Kaya ang lusot nila, wala akong time. Ako, sagot ko dyan, okay lang kahit wala kang time. Ikaw yun, maghanap ka. Wala kang time, ikaw yun. Pero hindi lahat ng kaibigan mo, busy at walang time. Kahit busy ka sa AIM Global, pag natutunan mo yung leverage, pwede pa rin lumaki ang network mo. Ibag mo lang sa akin yung mga kaibigan. Minsan, may ganito akong downline, prospect. Busy ako dyan. I-invite ko pa lang, ha? Wala pa presentation, invitation pa lang, busy na. Opisina ko. Sabi ko, sige, bro, busy ka pa lang. Labas ako ng papel, tsaka ballpen. Bigyan mo na ako ng tatlong kaibigan mo na gusto kumita ng 30,000 part-time. Tatlong kaibigan. Tapos nakaganyan ako sa board. Sabi sa akin, mahal pa rin, 30,000 naman. Hindi, may time ako, sabi yan. Music na yan. Hindi ko pa napapakita, wala na daw time. Na-join na. Ano ba ito, na-in-love? Na-join. Na-involved na before, walang nangyari. Sa English, past failures do not determine future success. So, pwedeng wala nangyari noong karaan, pero hindi ibig sabihin wala nangyari noong karaan, wala nang nangyari sa'yo this time. Malay mo, baka hindi lang ikaw tugma dun sa grupo mo nung una. Malay mo, this time, mas timing. In fact, ang dami mga pagbabago sa AIM Global ngayon. Ibang-iba na ang AIM Global ngayon. Yes! Yun yung mga objection na pwede mong sabihin. Pag sabi niya, ano yung mga pagkakaiba? Yun ang kailangan mong malaman. Kaya dapat sumama ka sa akin sa opisina. Pero sa loob-loob mo, wala naman talagang pagbabago. Okay? Maaaring wala ka nag-join kasi maraming reason yan. Pag-join mo, baka naman hindi ka masyadong nag-guide kasi maraming mga distributors misguided. Pangalawa, baka naman may factor din na hindi ka masyadong nag-active. This time, we will do this right kasi ang upline ko, isa na sa mga experts sa industry. Malayo ang office, hindi mo naman kailangan mag-office eh. Pag natutunan mo ang online marketing namin, kahit nasa bahay ka, pwede kang pumili. Malayo, pero sa loob-loob mo, mas malayo. Hong Kong, Saudi, Kuwait, mag-abroad. Ito nasa EDSA ka, tatawid ka lang, hindi mo magawa. Pero huwag mong sasabihin. Magpeterahan ka lang, well, hindi totoo yan because yung investment na ibibigay mo, number one, may kapalit ng value for money. So, hindi nila pakikinabangan yung pero. Pangalawa, ang AIM Global, bago pa tayo mag-join, billion peso company na. So, hindi na nila kailangan ng pera natin. Tayo may kailangan ng pera nila. Binibrainwash ka lang, totoo yan. Totoo yan, binibrainwash. Binibrainwash para isa kay bubuti ng buhay. Dalawa kasi pagbibrainwash, isang negative, isang positive. Dito brainwash ako, paano? Dati mahihayin ako, binrainwash, makapal na mukha ko ngayon. Dati wala akong tiwala sa sarili ko, binrainwash ako, grabe. Grabe na tiwala ko sa sarili ko. Dati wala akong pangarap, brainwash ako, nagkapangarap ako. Kaya sama ka na bro, magpa-brainwash tayo. Ha? Wala nang maimbitahan ako. Hindi ka pa nagjo-join, maniwala ka sa akin. Meron na akong mga maimbita na idudugtong ko sa'yo. Ganun, kadami ang pwedeng maimbita. Pag sinabi niya sino, mag-join ka muna. Hindi magaling sa sales. Mas gusto kayo hindi magaling. Kasi yung magaling sa sales, may sarili ng sistema. In fact, alam mo yung mga gagaling sa sales, yan yung number one hindi nagtatagumpay kasi dinadala nila sa AIM Global yung experience nila. Eh dito ang kailangan, yung walang experience, kakalimutan mo. Kaya mas bagay sa ito kung wala kang alam sa sales.
may sagot lahat. Wala talaga, hindi talaga lulusot yan mga yan. Pyramide, nasabi ko na kanina. Sa pagkakapresent lang yan, bro. Pero sa illustration, purposes lang. Pero the truth is, hindi. Kasi dito, kahit ngayon ka lang nag-join, dahil mas high-tech na ngayon, meron ng social media, mas malaki pa yung pwede natin kitain kaysa sa mga nauna sa in global. Okay? Di magaling magsalita. Yan din yung sagot dun sa di magaling sa sales. Di ako magsasalita. Copy-paste lang sa online marketing. Copy-paste. In back, tatype mo lang. How are you? Di ka magsasalita. I'm your new friend. Di ka magsasalita. Ikaw na nga. O, i-drawing nyo ulit. Pabaliktad. Wala akong pera. Sabihin mo, totoo yan. Ako na nag-join, wala rin akong pera. Pero kung hindi natin gagawa ng paraan na magkapera tayo, lalo tayong hindi magkakapera. Para-paraan lang yan. Ito, gilip lang pakita ko sa'yo. Hindi kailangan ng pera dito. Ang kailangan dito, paraan. Ang problema kasi, kung wala ng pera, wala kang paraan, kahit saan di ka nang pwede. Kaya tinutulungan lang kita, walang iyakas. Mahiyain ako. Sabihin mo, okay lang yan. Kahit mahiyain ka. Kung 1,000 kayong mahiyain, network pa rin ang tawag sa inyo. Mahiyain ka. Yung na-recruit mo, mahiyain. Lahat yan, ito naging 1,000 kayo. Tapos nagkakape lang, mahiyain nagkakape, kumikita ka pa rin. Nakuha nyo? Pangalawang yes. Sagot, ikaw mahiyain, pero hindi lahat ng kaibigan mo mahiyain. Ikaw walang kakilala, eh paano yung kaibigan mo? Lintik, ang daming kakilala. Ikaw mahiyain, pero yung kaibigan mo kapal na mukha, lahat na masalubong sa palengke, nire-recruit. Eh kung makachamba ka. So ano tawag sa'yo? Mahiyain global ambassador. Ha? Mahirap yan. Well, di kita... Siyempre, hindi kita lolo ko eh. Mahirap talaga to. Pero for me, ang prinsipyo ko, di bali na ako mahirapan kung pakikinabangan ko at ako, di bali na ako mahirapan kung ako makikinabangan. Ang mahirap sa lahat, yung pahihirapan na iba nakikinabangan. Parang sa trabaho mo ngayon. Dami mo reklamo kanina sa trabaho mo, di ba? Sino nakikinabangan? Yung boss, yung mayari. Dito mahirapan tayo, hirap mag-recruit. Pero sa totoo lang, tayo naman ang makikinabang. At lahat ng may value sa mundo, pinahihirapan. Yes. Oh, hindi yan magtatagal. Bro, 12 years na ang aim. Sinabi sa akin yan, 8 years ago, hanggang ngayon nandito. Bukas kami ng bukas sa bansa. Ang hindi magtatagal, yung nagsasara ang branches sa iba't ibang bansa. Kami bukas kami ng bukas. Tsaka tignan mo, narinig mo na to dati. Hanggang ngayon nandito pa rin, parang aninong sinusundan ka. Nag-invest kami, oh. Manufacturing facility, nag-invest kami. Office sa Cebu. This February 16, mag-open kami sa Hong Kong. Bro, kung hindi tatagal to, hindi magbubukas ang mga may-ari ng factory at magpapatayog ng building. Ayaw ng asawa ko, iwanayan mo. Ayaw ng asawa ko. Kausapin natin. I get your point, na you cannot decide on your own. Let's sit down. Alam mo, pinakamagandang kwento niyan? Si Sir Arnel Limpid. Si Sir Arnel, negative siya noong una, pero nung nakumbinsi siya, ang number one negative, yung wife niya, si Annie. Eh si Annie, manager ng department store sa SM. Talagang strong ang personality. General's daughter pa. May kaya. Alam mo yung ginawa nung apply namin ni June? Sabi niya kay Arnel, takusan mo sa akin, wife mo. Naintindihan kita na, siyempre, yung wife mo, negative, tsaka hindi mo pa naman ma-explain eh. Naintindihan ko yun, kaya, kasi baka negative siya, dahil hindi niya lang maintindihan. Which is the common, big sabihin, karadiwang nangyayari. Normally, negative yung partner, kasi hindi niya naiintindihan. Ano mo ginawa nung June? Ginausap yung wife ni Sir Arnel. Yossi yung wife ni Sir Arnel. Yossi rin yung June. Yossi, ano sila nila ka? Alam mo, to cut it short, nung naiintindihan ng wife ni Arnel, nung naiintindihan ni Annie, una pang nag-resign sa trabaho si Annie kesa kay Arnel. Kaya ikaw, malakas ang loob mo dapat, kausapin, na rin, no, baby mo, baka ayaw ng asawa ko. Kausapin natin. Huwag yung ayaw ng asawa mo. Sige, huwag na bro. Sorry ka na lang, under ka pa rin. Huwag ka na bro. Kausapin nyo. Nag-gets niya ako? Yes! Paliwanag nyo.
Ang dialogue namin lagi sa ganyan, sa partner, sa parents, o kaya sa girlfriend or whoever, di kinakausap namin. Pag closing na, ganito lagi ang script namin. Alam nyo, alam mo yung wife mo o yung husband mo, sipag-sipag. Daming pangarap, grabe. Kaya ako gusto tulungan. Kasi masigasig, nakita ko yung character niya. In fact, napaka-unique niya kasi sa lahat ng mga down lines ko, siya lang yung gano'n. Kaya ako gusto tulungan. Pero kung may taong unang tutulong dito, dapat hindi ako yun. Dapat ikaw. Kasi asawa ko siya, ako hindi ko siya kaano-ano, pero willing ako yung tulungan. Alam mo, pag ginagamit ko yung script na yun, nagbabago talaga yung itsura ng kausap ko. Talaga lumalaw ko. Kasi para mong kinuha yung puso niya, tapos kinan niya ganyan. Tapos kasi ang layman's term nun, malagyakan, hindi ko ano-ano to. Kung tinutulungan ko to, mas lalo mong tulungan, visit ka pati asawa ko to. Kaya hindi ka na lang gagawin mo. Maganda. Nag-guess niya ako? Yes. Semantics yan, yung tamang paggamit ng words with emotions. Nag-guess niya ako? Parang magdating yung hindi ko nga kaano-ano, pero hindi na akong tulungan. Tingin ko kung may unang mo natutulong dito. Tingin ko hindi ako yun. Tingin ko ikaw kasi partner ka din. Doon ang iba talaga. Talagang makukuha ko siya. Kaya pag ayaw ng asawa, alam niya na, or parents, or whoever, iwalayan nila. Ayan. Ito, offline ito, types of invitation, may personal, may telephone. Ito yung may type of presentation. May one-on-one, yan yung sinasabi ko kaninang table. Merong house meeting, may office presentation, yung dadali may prospect mo rito. Ayan. Okay. ABC rule. Ito, madali lang to. Bagay na bagay ito sa'yo pag wala ka pang resulta. Gumamit ka ng resulta ng ibang tao. Kung wala ka pang credibility, gumamit ka ng credibility ng ibang tao. Ang tawag doon yun yung advisor. Sino yan? Mga upline, top earners, kami, MCSD, GA. Pag may dala ka, ang tawag doon, guest, downline, or prospect. Pag may dala ka, after ng OPP, lagi mo ipapakausap, lagi ka maghahanap ng A para ma-validate yung pagpapaliwanag mo sa prospect. Kasi ikaw nagsabi, ayangan, blah, blah, blah. Ano validation kung wala ka pa resulta? Eh, di gumamit ka na resulta ng ibang tao. Pakausap mo. Nga pala. Bro, pakilala kita sa friend ko. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Milyonaryo, napakabata. Meron ng sasakyan. 2 years pa lang sa business, global ambassador na. Yes. Sa script na yon, less than 15 seconds, siya na ang kakausap dun sa prospect mo. Yes. Ay, kumusta? Subukan mo lang, walang makawala. Ang ganda dito, pwede kang umaman. Alam mo na, nag-join ako a few years back, negative ako, hindi ko na pinaniwalaan, pero nung bumalik-balik ako, naiintindihan ko siya. Kaya, bro, balik-balik ka lang. Yung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa'yo. Yes. Alis na yun. Tanong, may impact dun sa dala mo, wala? Meron kasi may pro yung kausap, ibang tao. Pag ikaw, normally, at too much familiar ka rito, wala kang impact. Impacto dating mo. Bakit? Best friend. Pinsan. Mga walang yayan. Pag ito, sabi mo sa pinsan mo, best friend mo, pare, dito, ma, mabut natin pangarap natin. Yung best friend mo, ano ka ba? Uminom na tayo, ulit ka na. Tama ba? Ganyan yes. Yung mga yun, pag too much familia. Pero pag ibang tao ang kumausap, ang bait, pwisit. Pero pag ikaw, di ba pinabara-bara ka lang kasi too much familiar. Ganyan, kaya gagamitin yung ABC. Huwag niyo pauwin yung prospect niyo nang hindi nila nakakausap yung mga credible na may mga resulta. Follow up, sinabi ko kanina, ayan, importante yan. 24 hours to 48 hour rule. To keep their excitement level high, invest them again, invite them again to the next orientation or next event. Ang pinakamagandang event, alam niyo kung ano? Yung mga company-sponsored events, lalo na yung mga rally. Kasi ang effect ng rally, 10 times the NDO. Sobrang nakaka-excite, sobrang nakaka-hype. Kaya this coming February 11, I suggest yung mga tutulog-tulog yung downlines, tutulog-tulog yung prospects, invite nyo this coming February 11 kasi sasabog ang utak nila sa makikita nilang amount ng mga check-in na ipabibigay natin. Set your goals, be specific, have a measurable, attainable, realistic goal, and of course, yung goal nyo dapat time-bound. Ibig sabihin, may time frame. Huwag kayong maging global na wala kayong goal, wala kayong tina-target. Sa mga nag-aabol, this coming January 31, guys, last day ng abulan for STG is on January 31, tapos aakyat ka sa February 11. If you miss this February 11,
Ang next na SEGE is in August already. So, kung na-miss mo itong February, you have about 6 months again, March, April, May, June, July, August, to qualify for the August SEGE Awards Night. So mga kaibigan, set your goals, abulin ninyo, trabaho tayo for the next 3 years, at again, magkita kita tayo pagdating sa finish line. God bless you all! More power to you guys! Thank you!